ang edukasyon ay hindi para sa iilan. Ito ay karapatang pantao, para sa lahat. Obligasyon ng Estado na protektahan, igalang at tiyakin ang karapatan sa edukasyon ng lahat ng mamamayan. Ang karapatan sa edukasyon ay kinikilala bilang isang karapatang pantao sa mga internasyonal na batas at kumbensyon. Maging sa saligang batas ng Pilipinas. Subalit hindi lahat ng bata ay natatamasa ang karapatan sa edukasyon. Sa buong mundo, mayroong 262 milyon o isa sa bawat 5 bata at kabataan sa pagitan ng edad na 6 at 17 ang wala sa paaralan. Sa Timog Silangang Asya, isa ang Pilipinas na may malaking bilang ng mga bata at kabataan na hindi nag-aaral o ang tinatawag na out of school children and youth. Aabot sa halos 10% ng mga Pilipino na may edad 6 hanggang 24 na taong gulang ay wala sa paaralan o 1 sa 10. Kinakailangang hanapin kung sino ang mga batang ito at alamin ang mga dahilan kung bakit hindi sila nag-aaral. Isinusulong ng Civil Society Network for Education Reforms o INET Philippines ang kampanyang Edukasyon para sa Lahat o Education for All o EFA mula nang itinatag ito taong 2000. Panahon ito ng pagsigla ng kilusan para sa EFA o Education for All Movement sa buong mundo. Mula EFA, ipinagpatuloy ng INET Philippines ang kampanyang ito sa mas pinalawak na kampanyang pagkakamit ng Sustainable Development Goals o SDG, lalo na ang SDG 4 na may layuning makamit ang pantay at kalidad na edukasyon para sa lahat at kumikilala sa patuloy at panghabang buhay na edukasyon o ang tinatawag na lifelong learning. Isinusulong ng INET Philippines ang pagpapalawak at pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan para sa mga reformang pang-edukasyon sa Pilipinas. Gayon din ang pagpapatupad at pagpapaunlad ng alternative learning systems na naglalayong maabot at maisama ang mga mamamayang mahihirap at naisasantabi. Kabilang sa advokasya ng INET ang sumusunod. Edukasyong walang isinasantabi, may pagkakapantay-pantay at may kalidad para sa lahat. O access to inclusive, equitable, and quality education for all. Alternatibong sistema ng pagkatuto at edukasyong may kapakinabangan sa buong buhay. O alternative learning system and lifelong learning. Pagbibigay proteksyon sa mga bata at positibong pagdidisiplina. O child protection and positive discipline. Edukasyong hindi naghihiwalay sa mga may kapansanan o inclusive education for learners with disabilities. Karapatan at kagalingan ng mga kaguruan o teachers' rights and welfare. Sapat na budget sa edukasyon at wastong pamamahala sa edukasyon o education financing and governance. Edukasyong may pagtatangi sa pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality and education. Para maisakatuparan ang mga advokasya ng INET, isinasagawa nito ang sumusunod. Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at education and development stakeholders upang magkaroon ng makabuluhan at maunlad na pagbabago sa mga patakaran at kasanayan sa edukasyon.
pagsasagawa ng mga pagkilos at proyekto upang maitulak ang mga mahahalagang reforma sa edukasyon para sa mamamayang na isasantabi at napag-iiwanan sa lipunan. Aktibong paglahok sa mga proseso ng SDG at SDG4 sa lokal, nasyonal at internasyonal na antas, sa mga plataporma na mayroon ang gobyerno, at sa paglikha ng iba't iba pang daluyan ng paglahok ng mamamayan upang maitulak ang pagsasakatuparan sa SDG4. Pagpapalakas ng kapasidad ng INAT members at partners at pagbibigay suporta sa mga advokasiyang pang-edukasyon at pagsasakonteksto ng SDG4 sa kanilang sektor at lokalidad. Mahigpit ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga regional at pandaigdigang network na nagsusulong ng kampanyang pang-edukasyon. Tinatanaw ng INET Philippines ang isang lipunang Pilipino na kumikilala at nagtitiyak na ang karapatan sa edukasyon ay batayang karapatang pantao at lahat ng mamamayan ay nagtatamasa ng edukasyong multikultural patas sa anumang kasarian at mapagpalaya. We'll be right back.
Good afternoon. Magandang hapon po. Sabado na naman. It's Saturday, November 13, at 3 o'clock to 4:30 in the afternoon. Naririto po muli ang ating weekly program na Senior City Kwentuhan. Normally, senior nga ang host. Ako si Edela Torre, senior, 78 years old. At ang co-host. Si Girlie Villariba, 71. Pero hindi yung nangangahulugang lahat ng guests ay senior. Although in this case, senior na rin sila. At hindi ho lahat ng listeners ay seniors. Maraming ang hindi senior na interesado. Anong matututunan natin sa mga seniors na nauna sa atin? No? Anyway, this ho is co-sponsored by three organizations. It started 2020 po na ang una po ay ang Education Network. It's an education advocacy network. Mamaya magandang pag-usapan natin dyan dahil isa sa advocacy yan ang ating guest, education. Tapos meron hong nabuong Facebook community na ang tawag ay senior sa panahon ng COVID. It started, may dalawa lang senior na umalma dahil hindi sila makalabas. Mamaya nag-join na lahat at ngayon they're pushing advocacy ng anong karapatan ng seniors. No? And pangatlo, who offered initially this program, si Gary Granada, that well-known singer-composer. Meron ho siyang organization called Lapis Siso Channel. They offer services sa iba't ibang group who wants to broadcast on the web. No? Libre, tulong yun. No? Pero ito po, ang direct sponsor at ating technical support ay Education Network. Kasi ako po ang dating presidente ng Education Network. At ang particular program po nito, ang tawag namin ay ALE, Adult Learning and Education. Na-shoot sa ating program ngayon. Yes. Now, for this, excited kami masyado sapagkat ito po, ilang buwan ko nang hinahabol ang ating guest na mag-guest dito. Pero sabi niya, okay sana, pero problema lagi ako may regular schedule sa Sabado. Pero this time, napaunlakan po tayo. Our spare, very special guest po, special couple, si Bobby Castro at si Angie Castro, ang co-founders, co-leaders ng Palawan Pawn Shop Palawan Express Pera Padala. I have to memorize, mahaba eh. No? Ayan naman eh. Oh, kita na natin. And we're very happy na they agreed to join us. At ang tema po natin, nung una ginamit ko lang, happy to serve. Sabi ni Bobby, may to you. To you. Kasi yung serve iba yun. Ah, sige, happy to serve you. Slogan po yon ng Palawan. But more important, nilagay po natin ng subtitle na mga kwento ng paglilingkod sa Sambayanan. Sapagkat, as we will discuss later, yung spirit of service po to the people, whether as activists noon and now entrepreneurs ngayon, yan po ang isang temang pag-uusap-usapan natin. So ngayon po, may we invite panimula lang bumati sa ating mga tagapakinig rito, including those po who are watching via Facebook simultaneous live streaming. Bobby and Angie, magandang hapon and thank you very much for being our guests. Magandang hapon sa iyo, Ed and Girlie. Kami ay nakikinig din sa inyong palatuntunan. Mabuti at nakapag-reconnect tayo no habang panahon natin hindi nagkita. Okay. Magandang hapon. Ang tawag sa'yo, Ka-Ed eh. Oo nga. Father Ed pa. Father Ed pa. Adyan, Girlie. Maraming salamat sa pag-invita sa amin at sana may kapulutan na konting aral at konting siguro magandang magandang magiging pakikinig ng ating mga viewers and listeners. Ay, sigurado po kami, kaya magsisimula tayo kasi masyadong marami tayong pag-uusapan. Mahalagang lagi ako sinisikuro ito ni Girlie pag ako masyadong nagsasalita. Yung guest natin ang gusto nilang pakinggan, hindi ikaw. Anyway, pagpapasalamat po tayo, nagpadala po si Bobby at saka si Hilda, yung kanyang executive assistant, ng maraming pictures. Yes. Kasi nga mahirap naman sa Zoom, makikita lang yung mukha namin at papapagyan ang boses. So may konting visual support. Pero ang pangunahin hong content ng ating hapong ito ay yung kwento
ni Bobby at ni ano at ni Angie. Pero magfa-flash ho tayo from time to time ng mga slides. At ito ho ang title slide, pinagsama natin yung poster. Pero interesting, nakita ko na may article para doon sa Inquirer na sinabing ex-activists find new cause. So dyan to tayo magsimula. Most people siguro, if you have a, maybe mas maraming alam na si Bobby at si Angie are entrepreneur at head, founder and head ng Palawan. But they don't know that may background sila ng tulad namin. Ng panahon ng martial law, kami ay naging aktivista. So ang mangyayari po ngayon, from this title slide, pupunta tayo sa pangalawa. Kasi sila po ay nung nag-reunion ang Philippine Science High School na kwento na ni Bobby yung love story nila ron. Sila ay nabigyan ng special award for entrepreneurship. And I picked the text na kwento ni Bobby, and you can watch that while magkwento sila nung ex-activist na found a new cause. Yun muna ang ex part. Bakit kayo nabigyan ng gawad lang ang love awardist ng Philippine Science High School? Parang sa tingin ko nga, may konting mali dun sa find a new cause. Kasi it's been the same cause. Nagsimula ba ito nung high school tayo, nung high school kami, classmate ko siya sa Philippine Science High School, na pinag-uusapan kung ang daming problema ng Pilipinas. No? Napakayaman ng Pilipinas, pero bakit hindi tayo umuunlad? Ano ba ang mga root causes? So, nag-attend kami ng mga discussion groups. Gusto naming makatulong sa pagbabago. So, along the way, sumali tayo sa maraming street demonstrations, mga rallies, mga discussion groups. At parang magmula noon, ang layunin natin ay mapabuti ang Pilipinas. Dahil mahal natin yung ating bansa. Tama. So, nung sinasabi nila na found a new cause, parang kayaan mo na lang yun ang kanilang... Pero ang totoo, it has never changed. That our cause is still the same to change the way the yung ating lipunan ay kailangan mabago at maging makatao. Pero kayo, Angie, ba? Kasi sa mga hindi may alam, kami, nagkita pa kami ni Bobby bago ako'y nahuli noong 1974. Oo, alam na alam ko yun. Pero kayo, Angie, nagkasama rin kayo sa movement ni Bobby maliban sa nag-boyfriend-girlfriend. Actually, pagka-graduate ng Philippine Science High School, 1971 yun, kasagsagan. Kakatapos ng Diliman Commune, tapos first semester namin sa UP, suspension ng writ of habeas corpus. So, talagang, kumbaga, napaka yung tindi nung panahon na yon na kailangan kang makilahok, no? Makisama sa mga pagkilos na kumukondena o lumalaban doon sa nagiging militarization. Anyway, pagkatapos ng nagpumasok kami ng UP, ako, pareho kami may scholarships, no? Pero si Bobby, isang semester lang nag-full time. Ako ay naka 3 semesters. Nung dinaklara ang martial law, yun na. Kasi walang klase at nasa kasagsagan naman talaga kami ng Kilusan. Magkasama kami sa Kilusan pero magkaiba ang unit. So noong panahon na yun, bihira rin kami makita. Pero siyempre, wala pang cellphone. May paraan din ang makahirap talaga. Pero gayunpaman, patuloy ang aming pakikipag-ugnayan at iisa naman ang aming talagang nais mangyari ang magsilbi noong panahon na yon at makilahok sa pakikibaka. Oh, hindi naman ho tayo mag-deadwell masyado ron. So, pero background na para ipakita sa inyo, these are not ordinary entrepreneurs. In fact, tama yung sabi ni Bobby Poy. Yan rin ang tanong na namin lahat, mga dating naging aktivista, you want to change things na
hindi pa natin naisip noon, may paraan bang magsilbi sa bayan sa ibang paraan? Same spirit, but bihira yung naka-crossover from parang democratic activists wanting to transform society, change government to developing enterprises na makakatulong. Pero before that, hindi biro yung naging sakripisyo because yung susunod na slide na banggit niya sa University of Baguio, dahil nag-drop out nga, ang tagal pumilos, nakulong pa, nag-college ka finally, almost 30 years old ka na, may married na kayo, may dalawa ng anak. It was especially very hard for us, for both of us, kasi we come from military families eh. O nga pala. Ano? My father was a graduate of PMA. And ang si Angie, ang father niya ay retired colonel sa Army. At apat na kapatid niya ay PMA graduates. Wow. Apat niya. Mga maligalig. Maligalig. Maligalig ang apelido. No? Two of them became generals. And wow. Yung isa became RAM. Anyway, pero bakit edukasyon ang kinuha mo? Interesting. Kasi kaya nga interesting yung counterpose na nabigyan siya ng Doctor of Humanities Honoris Causa ng University of Baguio. Kasi pagdating namin nung na-release na ako sa priest sa detention without charges, no, bumalik na kami ng Puerto Princesa. Kasi at that time namatay na yung mother ko, walo kami magkakapatid. Ako ang panganay. So, kailangan na rin. Yung father ko, pa-retire na rin. So, parang kailangan namin tulungan yung hanap buhay. No? So, parang meron siyang manang maliit na lupa ron. At nag-loan kami sa banko para makapagpatayo ng commercial building. No? So, tumulong ako ron. Habang nagtatrabaho ko, ay mga kapatid ko, lima yata o apat sa kapatid ko, graduate na. Sabi ng loob, ikaw mag-aaral ka rin. So, dun kami sa Puerto Princesa, iisa ang university, ang college to, college. Palawan Teachers College. Ah, yun lang. Ah, okay. So, lahat ng course doon, teaching. So, parang ako, teaching education, teachers education. Tapos, yung teachers college na yon naging university. Palawan State University. So, doon ako nagtapos sa Palawan State University. May dalawa na kaming anak at nagtatrabaho. So, hindi rin naging madali yun dahil nagtatrabaho ko. May dalawang anak. Tsaka, anyway, ang next slide, so jump from there po kasi ang main focus natin paano sila naging entrepreneur and successful entrepreneurs dito sa Palawan. So ang next slide po pinakita, una-una, salamat Bobby at pinadala mo ako ng iyong book which pinablish ho niyan for French lang and associates. Hindi niyo mabibili sa Amazon yan. Pero maganda ron yung kanyang kwento. Ay parang may komentaryo ng mga AIM professors on business and marketing, no. So ito, joint kwento na niyo ito na iba't iba na lang, hindi agad Palawan, may iba-iba sila mo nang pinasukan at saka later Palawan. Pakwento nga nung buong una yung sinasabi mong AIM professor, best friend ko since high school, kaklase rin namin nila Chuchi. Si Raymond Roberto na nakasama na naging detainee rin sa camp. Kasi alam mo naman noon, yung halos lahat ng estudyante noon ay mayroong karanasan sa pakikibaka. Anyway, nung nag-65 years old ako, sabi namin, kasi marami na nagsasabi sa akin, sumulat ka ng libro. Sabi ko, ano naman ang susulat ko? Eh sabi, tingnan mo kung paano mo napalaki ang iyong negosyo. So parang nagsulat ako ng mga iba-ibang articles. Hiningan ko rin yung si Angie, yung aking mga anak, kaibigan, na magsulat din ng mga articles. At nabuo namin. Nung nabuo namin ito, ay
bawat, kasi kilala naman ako ni Mundo magmula pa noon, so alam niya rin yung paglago ng negosyo, kasama rin siya, eh, gumagawa siya ng parang commentaries. So parang yung akin, istorya, yung kanya, tiyorya. So habang kinikanto ko kung ano nangyari, sinasabi naman niya, ah, ganito yan sa business. Dahil siya ay professor sa AIM. Tama ka, nagsimula kami, halos wala. Kasi nagtatrabaho ko sa farm ng tatay ko, nagtatabas. Wala namang, ano, nagtatabas. Nagtatanim. Nagko-construction. Hanggang sa iba-iba yung mga business na pinasukan yan, no? Bago Palawan. Ay, humina yata ang signal mo. Naputol ng konti. Anyway, babalik yan siguro. Basta sa kwento nga nilang nasulat, eh, hindi naman agad Palawan po, 1985 yun. Pero before that, kung ano-anong pinasukan nilang maliliit na negosyo, at doon nga sila natuto ng kung ano-ano. Dahil nga wala namang formal training sa pagninegosyo si Bobby at si Angie. Oh, nag-off muna yata. Tingnan natin, baka makakabalik po sila. Tapos ang habang inintay mo natin sila makabalik, ang mahalaga, i-skip na ho natin yung marami pang ibang ano, kumbaga doon mga early years, early experience sa pagninegosyo. Yung 1985, nabanggit nga ni Bobby sa kanyang speech doon sa University of Baguio, na ayun, hindi naman sila nagtayo ng Palawan Pawn Shop. Meron na doon, pero gustong ipagbili na lang may-ari. At isipin natin, oh. That time, okay na ba? Yan, bumalik na yung boses mo. Yung binabanggit ko na lang na skip na yung early other businesses, yung pagpasok mo na sa Palawan Pawn Shop na nandun na, pero gustong ibenta na. Kaya binili nyo ng 40,000 pesos, ganun. Oh, ayan. Bumalik na ang mukha mo pero hindi ko pa napapakinggan ang boses mo. Ayan, yan. Okay. Yeah. Yan. Kaming ano, baka lo humina ang signal na sabi mo kanina, eh, no? Okay, di ba? Napuputol-putol pa rin ang ano mo, ang sound. Kung gusto mo, pwede mong i-off briefly yung video at i-on mo ang audio. Dali. May slides naman. May slides naman tayo at ipa-plus na. Pero nakikita namin, gumagalaw ang ano mo, ang video. Pero yung voice hindi pa coming across. Hintay-hintay lang po. Your wait will be worth it because so, maraming magagandang mapupulo tayo sa karanasan ni Angie at ni Bobby sa kanilang pagpasok sa pakikipagsapalaran sa larangan ng pagninegosyo. That's kaya ilan na ba kayo ngayon? Sabi nyo 36 years na eh. Sabi anniversary. Kasi sa last part po ng ating usapan, ang maganda po doon at binanggit ko na kay Bobby at kay Angie, sa speech po niya sa University of Baguio, may ibinahagi siyang tawag niya, 10 lessons na natutunan nila from the 36 years journey. And they're really very valuable. So abangan po 'yon, pero in the meantime we're grappling with the technical difficulty of okay na ba? Okay yan. I can hear you now. I can hear you now. Yes. Okay. Lumipat kami sa ano sa data kasi for nahirapan.
May internet. Okay lang. Okay. So, ayan ang kwento. Nagsimula kami very small, 40,000 pesos. And then, nanghihiram kami sa mga relatives, friends. Bayad, utang, bayad, utang. Hanggang sa lumaki na lumaki. At the same time, puro pang titipid ang ginagawa namin. Mm-hmm. Pero nagkataon lang, Bobby, na yun ang available na binibentang negosyo. Wala naman kayong naisip na pawn shop ang gawin ninyong negosyo. Yun lang ang opportunity nandun, ano? Yes. Gusto naming parang magkaroon ng sarili. Yun yung available, no? Kasi kaibigan namin yung appraiser. So, sabi namin, sige. Pinasok namin yun. Hindi namin alam na kailangan pala napakaraming pera mo para makapag-boss. Tama, ano? Wala ka. Ano, wala. Kasi hindi ba pa ano ka kikita kung wala kang ipapahiram na pera. Tama. Siguro ang kaigihan nun, wala namang ibang pawn shop sa Palawan. Oh, kaya okay. Yun ang naging advantage niya. Oo, kami lang. So talagang kahit na, na naging mahirap ang capital at pakunti-kunti ang pasanla, babalik at babalik yung ano no yung nangangailangan kasi kami okay. Lang available. Nagkaroon na ng tiwala, no? Nagkaroon na ng tiwala ang customers dahil kami naman ay patas at hindi kami kumbaga pinapaliwanag namin kung ano yung pinapasukan na kontrata. Sa iba kasi hindi ginagawa yan. So malinaw kung ano ang pinapasukan ng kliyente. Kumbaga sa atin kailangan mong turuan. Ito, gawing malinaw. I-educate ang ating kliyente. So in that way, nag-gain namin ng kanilang trust and confidence. So, di may gusto ko idagdag kasi baka hindi niyo banggitin yung realization mo, Bobby, na ito palang pawn shop kasi siyempre ang image sa iba ng pawn shop oh, nagsasangla lang sa iyo, kikita ka sa iba. Totoo, may World Bank study, no, international finance, na sabi nga nila it might be one of the most efficient microfinance program dahil mabilis, you know? At meron namang initial collateral yung ano. Kaya sabi niya, it's one of the best. There was a time they were recommending for the Philippines to consider na isa yan sa key strategies para magkaroon ng ano, mas accessible finance sa mga mas mahihirap. Ano? I didn't realize that. Yung sinabi ni Bobbing, same spirit pati ng service ang nangangailangan. Ibang forma lang, no? Nung bata pa ako, yung nanay ko, natatanda ko. Sinasama niya ako. Okay, wala lang kaming pera. So meron siyang singsing na nagsasangla. Puputol pa rin tayo. May karanasan pala sa nanay ni Bobby na nagsasangla rin. Ikaw ba, girl, nakapagsangla ka na ba? Yes. Ay! Oo. Nang ano? Nung nahuli si pinapasok Ed at nakulong, wala kaming pera. So, ang nanay ko, may mga alahas, sinanla namin. Ganun pala. So, naririnig na ako? Oo, oh, naririnig. Nagpuputol-putol pa minsan. Pero tuloy mo lang kasi naririnig naman namin. Oh. Ah, sumali na pala sa atin sa Zoom room si Ben Castro. Kikantuno namin yung pagsisimula ng ano ng pawn shop na contrary siguro sa palasak at mga mababaw na pag-unawa ng pawn shop.
Ito pala yung malaki ang potential service sa mga nangangailangan ng cash at meron namang ipeprenda. Tapos kwentuhan ni Girlie, pati siya pala nung nawala, kulang ng pera, nag-ano rin sila, nagsangla rin pala ng... Eh, na, ang nabanggit rin dyan dito sa text nga, sa speech ni Bobby na hindi lang sa hindi nila alam, kailangan pala may pera, siyempre pantubos at ano, pang mambayad. Ay ano, yung paano ka mag-assess nung yung worth nung ano nung ipine ano sinasanglang jewelry, pero sabi nga nila eh sige lang, dahil nga hindi lamang sila tumutulong sa iba, nag-educate sila rin, in-educate ang sarili nila batay na nga sa karanasan, no. Tingnan po natin kung makakabalik na uli ang audio signal ni Bobby at ni ano Angie. Kabalik na ba kayo? What is the next minute? Eh kasi mula doon sa early, jump na ito. Super dramatic sa maliit na pinagmulan. Naririnig ko kayo. Okay. Sa maliit na pinagmulan, ay, nung okay nagsasalita ka, pakinig ka namin. Okay lang. Okay. Pwede naman natin i-review. Kasi ikwento ka na lang. Okay na, narinig ka na. Okay na, pakinig ka na namin. Oo. So mula nung ano yung small beginnings so i-jump natin, di ko interesting kasi pinadala po ni Hilda yung first three branches ninyo sa loob ng Palawan, pictures 85 87 91 tapos wow, buong Pilipinas na. Hindi ganun kadali yun, 36 years yan. Pero Palawan lang kayo tumutok original, hindi kayo lumabas. So, yeah. Original, sa Kwento, pumunta kami sa isang bayan sa Nara, sa prinsesa, nagtayo kami ng third branch. Sa Nara, oo. Branch. Hanggang sa Lord. That was 14 years after coming. Grabe, no? Siguro, kasi ito visual lang, eh, mag-jump tayo sa susunod ng slide na doon pinakita yung numbers, no? Na, ayan. Ilan? 3,684. Yeah. Ang ito ho diretsong pag-aari at diretsong mina-manage ng kumpanya. Pero sabi nga sa akin kanina na nag-usap kami ni Bobby na pag may Palawan pawn shop kanila 'yon, kahit na may, pero may iba Palawan Express lang ang nandoon. 'Yun ang mga pagka-partner na tumutulong sa cash remittance, ano. Tapos yung direct associates. Tapos ganun karami. Parang yung network ng yung mga parang kayo na ang pinaka agents, kayo na ang pinaka 6,500. Kayo na ang pinaka masasabi natin, kayo na ang pinaka malawak. Yes. Sa buong Pilipinas, yung kombinasyon ng pawn shop at Palawan Express at remittance. Yes, alam mo sa tulong-tulong ng Siyempre, ang raming ano. Lahat ng mga associates, tawag na rin mga empleyado. Nagawa natin. Kasi nung bago, napaka-lead natin kumpara sa ano eh, sa yung iba, mga sa iba, magalaking kambuhala na kagad sila. Eh, ang sikat mga buntik. Diyan pa rin sila, pero ang Palawan po siya. Saka nabigla ako nung sinabi mo, lahat ng probinsya po, lahat ng syudad, at tapos ilan na lang yung munisipyo na wala sila, 1,177 out of 1,400 plus. Grabe, ano? Ang laki talaga. No. Well, I don't think may ibang kumpanya, no matter how big, na may ganung idea na
Kasi kayong service eh, gusto niyong maserbisyuhan lahat, no? Lalo na yung malalayong lugar, no? Malaking bagay yung nagawa ninyo, no? Well, ang feeling natin, ang pinagmamalaki namin is yung financial services at saka sa mga rural tama. Folks, no, na nangangailangan ng yan naman talaga ang isang main problem ko sa makakatanggap at makakapagpadala ng pera. Tama. Siguro anong gusto ko idagdag? Gusto ko lang ikwento ang isang karanasan na napaka gusto ko lang ikwento sa Mindoro. Pero ito, nag-inilibot kami ng aking panganay na lalaki. Okay. So nandun kami sa, I think, sa bayan na talagang itsurang magsasaka, ₱1,000. At nagkwento siya na dati-dati magpapadala siya bayaran dahil kailangan ipabalik. Matagal. Balik dun sa jeep na naghatid o kaya so minsan nga ay kinukulit na babawasan o minsan daw sasabihin isipin na sabi niya pagkapadala sa divisoria ibabalik nakakapamili daw siya ulit ng laking bagay ano mga saging walis buko mahalaga to sa amin dahil malinaw kung ano yung tulong na na negosyante sa pag-ikot ng kanilang pera at napakaliit ng fee. Oo, yun naman ang reputasyon talaga ng Palawan kahit sinong tanongin mo. Kayo ang pinakamas mura. Tama. So nakakataba ng puso yung mga ganitong kwento. Kaya nga nais namin itabihin din na dahil sa inyo. Tama. So, nakapagpaaral kami ng anak. Ito ganun bang kumbaga sabi na namin? Kumbaga yun kumikita talaga. Naman kami pero may pakikili. Ibang sabi nga ni Bobby ko kanina, same spirit, iba lang ang form at iba ang method. Pero nandun pa rin ang driver. Hindi lang usapin ng, siyempre, you must maintain ang negosyo, mag-grow. Pero may servisyo nga habang nagagawa. At talagang may proof at testimony pa mula sa mga natulungan natin. I think yun ang magandang kwento ng ng ginawa ninyo. Gusto ko lang idagdag, isingit dito na bakit ang pinili kong picture na sabay nito, maliban sa mga numero, ay yung mga apo ni Bobby at ni Angie. Kasi yung isa lang kaibigan sabi, Ed, magandang pakinggan ang kwento nila. Hindi lamang nag-grow yung negosyo. Yung pamilya nila, yung 5 children nila, and the 11, sabi nga si Angie, 11 na yata ang apo mo, ano? Kaya sabay ka nag-grow yung Palawan, nag-grow yung pamilya. Talagang nagte-technical problem tayo sa video, sa sound natin. No? Anyway, tuloy-tuloy lang. Pag hindi kayo nakaka-come across, nagpipil in na lang ako. Mabuti na lang na naka-prepare tayo ng ilang mga slides at yung kwento ay nagpapatuloy naman. Okay lang. Thanks. So, maliwanag na ba ang namin, ang dating? Oo, ngayon, maliwanag na. Tapos kung minsan tumitigil, pero tuloy-tuloy mo lang magsalita, bumabalik. So, tuloy-tuloy lang kayo. Sisingit lang ako pag sa tingin ko masyadong matagal na walang napapakinggan. No? Gusto ko hong papasok ko tayo sa second segment. Babalik pa tayo rito ho mamaya dahil doon sa lessons learned, no? Pero maliban ho sa diretsong paglilingkod ni Bobby at Castro at Angie through Palawan Pawn Shop and Palawan Express pera padala, may binabagit rin sila doon later ho sa lessons na
you must give back part ng blessings mo. Kaya binanggit po niya doon sa kanyang speech rin po sa University of Baguio at later sa speech niya sa National Association of Social Workers, yung kanilang what we are doing for the community, over and beyond ha, yung servisyo nila as a business. At binanggit niyong may tatlo kayong pangunahing ano, servisyo. Pakipaliwanag, bakit yan ang napili ninyo? And we have six slides so to illustrate yung kanilang mga giving back to the community. Noong mga siguro 1998, mm-hmm. Hindi pa naman malaki, o konti pa lang ang branches natin, mga wala pang 20. Sabi ko sa kay Angie, sabi ko, total, pareho naman tayong naging scholars. Nung naman natin eh, limang nag-UP. Sabi ko, ano kaya kung mag-scholar rin. Tayo ng scholarship program. Naging isang focus ng ating CSR or ito yung scholarship program natin, hindi pwede ang na pinipili natin talaga yung mga karapat-dapat na mga pamilya. At nag-umpisa lang kami sa 10, tapos the following year, hanggang sa nakapag-graduate na 357. Marami na nga, oh. Hanggang ngayon. At sure na to, isang batch. Ah, isang batch yan. Swerte bali, na pati no. Bali, natutuwa. Alin? Hindi, natutuwa kami lang na, wait, pinagmamalaki namin na meron na kaming 300 20 CPAs, no? Yung nag-graduate. Mga successful na sa career. So. 49 license sa kumuha ng agriculture license na rin. So, mag-add sa kanilang kabuhayan. At at yung naging tulong nila sa kanilang graduate at ngayon ay napaka-responsable sa mga hindi kanita kami yata na empleyado rin ng Palawan Concept na Scholars Association. So, malaki ang and directly kung paano na namin paano kami nakatulong ating palawin. Okay. O kasi sa mga hindi ho nakakaalam, ang lahat ng scholars diyan ay enrolled sa within Palawan, sa Palawan State University and one other university, no. Pero swerte nung University of Baguio kasi dahil panahon siya binigyan ho ng honoris causa doctor. Ala, nag-announce na si Babir ho na sa susunod may scholar na rin po rito sa Baguio na makakatutubo. Siyempre, happy-happy. Meron din kaming pinipili. Iba pang ano? Meron din kami pinili na magkaroon din ng scholarship sa Caraga. Ah, sa Caraga pati, sa Mindanao. Ah, galing. Sa Butuan. Sa Butuan. Sisimulan na rin natin. Wow. So, ayan, yan yung una naming Pagkatapos yung second slide po, maliban yan. Yan una nating Ang susunod pong slide na papakita natin, meron yung tumutulong sila. Marami pa pinadalang picture sa akin tungkol sa
yung parang brigada eskwela, tumutulong sa basic education, no? Pero maganda itong kwento po nila na nitong nangyari sa COVID, sa pandemic, tara nag-adjust sila kung paano matulungan yung DepEd at basic education na pinapakita nitong picture sa slide, ano? Yung maginagamit yung PPG, ano na yun, ang short for Palawan Group Company. Palawan Porshop Group. Palawan Porshop Group. Oo, kasi nga ang haba ng Palawan Porshop, Palawan Express Pera Padala. So ang short, PPG, para gano'n lang. Okay. Ito sa iba't ibang lugar, nakita ko, meron sa Quirino, meron sa... So hindi lamang sa loob ng Palawan, no? Marami silang naturoon po. So imbis na yung dati-dati na nagpipintura tayo ng mga eskwelahan, eh nagbigay na tayo ng mga estudyante. Oo. Pati mga ano, no? Bigay pa rin kayo ng mga... Inline to papel, printers. Printers, yung printers sa modules, tama. Printers, Nawawala sila. Nawawala pa ba? Oo, kaya ka inuulit ko yung kuminsan eh. Pero napipick up na kuminsan, magsasalita ka, mapopos ng konti, tapos magtutuloy. Ganun. Siguro may problem talaga ang signal at connection sa side niyo. Pero tuloy-tuloy lang na ano naman eh, napipick up naman yung kwentuhan. Okay. Ang susunod po, maliban sa edukasyon, ay nabanggit na sports development. Ay dito ko, may bago akong natutunan dito. Si Bobby, ikaw pala talagang ano, mahilig sa tennis. Hindi ko alam. Ay. Kaya yun ang napasok. Yes, yun ang aking parang libangan. Magmula pa nung ano, nag-tennis ako. So, nag-sponsor kami ng mga tournaments. No? Oo, lalo pa age group, iba-ibang age group. Ano? Biro mo, sa katotak na tournaments. Oo. Bale, dati-dati, before pre-COVID, 62 tournaments a year sa buong Pilipinas. Oo nga, may national athletes na. Tapos, pwede nang ano, magko-compete even internationally, ano. So mukha talagang tennis ang ano. Pero maliban sa tennis eh ano pala kayo, no? Ang ganda ng isang picture dito, pati kayong dalawa may uniform na nag-sponsor na rin kayo ng marathon sa Palawan. Wala pa sila ano. Oo, pero sponsor na lang. Walking na lang kami. Akala ko tumakbo rin kayo. Walking na lang. Pero ang isa pa Bulacan, Bulacan. Hali din tayo sa 3KM. Ang gusto ko nga idiretso na agad ang ganda nitong pangatlo po nilang ano, involvement, yung planting ano, 1 million hardwood trees sa buong Pilipinas. Ang galing. Yan ang galing talaga. Bakit mo naisip yan? So, ito. Ang isang pangatlo namin focus also na environmental protection. Coastal clean up drive. Pero nitong parang 2 years ago, meron akong friend ng 1 million hardwood. Oh, hindi simpleng trees. Hardwood trees. Trees. Sabi ko, pwede ko bang copy hindi yan? Hardwood. Oo. Mga nara, apitong, kamago. Hindi natin so, ang organic kasi hindi endemic sa Pilipinas yan. Eh. Pero ang nara, ang dali-dali pa lang itanim yan. Ang dali-dali. Talaga? Dali talagaan. At, yes. Napakadali. So,
Nagtanong kami ng mga nurseries. Tawan, meron kami sa... Oh, dito, may ibang picture dito papakita natin. Yan, yan, yan. So, meron kami sa design. Planting pati. Napaka... napaka ito nga post ngayon, eh, parang... Oh. Dito kasi sa Palawan, marami rito ipil. Ipil, oo. At saka mga, yung bangkulong, ang tawag natin, ironwood. Yung ironwood. Galing sa Caraga, yung ironwood, yung mabigat, matigas. Na, oh. Matigas. Meron din yan dito sa Palawan. Meron pala. Pero sa isip, ayon sa aming pagsasaliksik. Oh. Anong... Baka yung sinasabi. Alin yun? Yung... Oo, yung ha... Ano ba ang tawag doon? Tugo. Anyway. Ibang... Yung ironwood, eh... Ano yung ironwood? Oh, yan, yan yung mga nursery natin na oo. Inaan natin, dinodonate natin sa mga iba-ibang ano, gusto magtanim. Oo. Anyway. Sabi ng mga anak ko, putol-putol. Pinaayos nga, nagpuputol-putol ang sound talaga. Kaya kailangan kong from time to time ay mag-pitch in. No? Tama-tama sa kaya nga binanggit ko ito dahil di ba ngayon meron yung ano yung International Conference on ano Climate Change. At ang isa talaga namang kinikilalang mitigation sa climate change ay magtanim ng mga kahoy dahil siya ang nagsesequester ng carbon. At lalo sa Pilipinas, yung mga endemic sa atin. No? Hindi yung imported na kung minsan ay nagko-compete pa sa native species. Kaya maganda yung hindi lang simple ho 1 million trees, kundi 1 million hardwood trees na Pilipinas. At marami na tayong ano, natulungan. Yung iwahig, parang more than 10,000 na yung aming natanim. Sa iwahig? Okay. Yan. Mahig. Kasi yan ang pinakamalawak na oo. Ano, space pwede nating tanim. Nakipag joint project tayo sa JC, sa Rotary, sa mga universities dun sa Puerto Princesa. Maski mga military kasama pa rin natin. Iba-ibang bureau ng gobyerno, eh, lahat tayo, concerned tayo sa environment eh. Di ba? Tama. Isa yan sa... Yan ang talaga. Sa PIN na nag-unite sa lahat. Tama ka. Ako sa bagay, parang naging, ano ah, may panahon naging endorser nyo si ano ah, si Mayor Hagedorn yata, ano? Isa rin siya sa non-environmentalist ng Palawan. Eh, no? Na dati, sabi nga niya, dati siya nagpuputol, later siya ang nagtatanim ng mga kahoy. Yes, si Mayor Ed noon ay, ano, nung patapos na yung term niya, sabi, tinanong namin kung pwede mong i-endorse. Kasi wala naman kami ibabayad. Eh. Walang bayad yun. Sabi niya sa okay. So. Sagot kita. Sa Palawan Express pero padala sagot kita, sabi niya. Okay, shoot. Isa ka pala sa iyo sa gusto ko isingit, sabi mo nga na ganun na pong kakilala at palasak ang serbisyo ng Palawan na naging kasama na sa lingwahe ng Pilipinas na sa halip na ipadala, sasabihin, ipalawan muna. Na yun ang mas mabilis at mas murang paraan at secure
na matatanggap ng iyong pagpapadalhan. At totoo naman po, ito sa personal experience ko po, ang bilis talaga. At saka compared sa iba talaga, ang baba ng mas mababa ang ano ho, ang fees. Kaya sinasabi ko kanina kay Bobby, ang iniintay ko na lang yung kanilang pinaplano na pwede na rin ipadala kahit hindi ka pumunta sa branch kundi online, kasi lalo na ngayong pandemic, yan ang natutunan ng maraming tao. At mamaya isa rin yun sa punto ni Bobby po na how to keep growing and adapting technology para to improve our services, no? Yes. Ngayon po, I really hope that our sound will improve, Bobby, because ako, the most important part po nitong ating conversation ay yung susunod na dalawang topic. Kasi maraming magagandang kwento sa negosyo, sa ginagawa, pero siyempre, paano ka mag-a-adjust nung nag-COVID? So gusto nating magkwento ng konti paano nag-adjust, and then sa bandang huli po, looking back nga yung the lessons na gusto nating i-share. At doon babalikan natin uli yung earlier kwento. Pero dito muna sa may dalawa pong slides akong inihanda sa pinadanalang pictures at galing sa speech rin ni Bobby sa University of Baguio about your response and adjustment sa panahon ng pandemic. Yung sinabi mo, parang yun. Parang ano ba yan? Parang president's letter? Hindi, nung pandemic, parang lahat tayo nabigla. Hindi natin alam. Tama. Kung paano, ano mangyayari dito. So, bigla, itong Palawan, itong pagpapadala, parang napansin natin na critical para tumakbo ang kabuhayan sa Pilipinas. So ang unang ginawa namin, nagtayo kami ng ERT or Emergency Response Team sa aming kumpanya. Gumawa kami ng mga protocols pagka ito ay exposed, ano ang gagawin. Gumawa kami ng mga physical isolation facilities. At nagsulat ako doon sa aming rank and file sa buong empleyado na we have two missions. Ang unang mission is to continue serving our customers and thereby serving our company. No? And the ikalawa, to take care of our associates and for them to take care of each other. So nagkaroon kami ng dagdag na ano na of course expenses like hatid sundo sa bahay para hindi na sumakay sa mga kasi noon walang public, di ba, walang transportation. Naglagay tayo ng mga parang shuttle ganun, alcohol dito. Nag-provide tayo ng mga mask, face shield. At ang pinakamaganda dito, bumili na kami kaagad ng 100,000 doses. Ah, oh, talaga? Doses of AstraZeneca. Vaccine? Yeah. Mm. So, yung 100,000 doses, ay hindi namin nakuha kaagad lahat. Yung una, ay kalahati para sa mga empleyado at saka mga kamag-anak ng empleyado. At ang kalahati ay dinodonate namin sa gobyerno, sa local government, kung sila naman yung nagtuturo. For example, sa Puerto Princesa, ay nagbigay kami ng 1,000 ay para sa mga empleyado na sa local government. So, ayun, ginawa rin natin to sa buong ano, sa buong Pilipinas na meron tayong para sa empleyado at saka sa gobyerno. Mm-hmm.
Tapos may dinagdag ka yung sa adjustment naman sa pamamaraan, itong sa second slide na ano. Ayun. This is the good news kasi karamihan sa businesses talaga either nag-shrink or sa inyo nagkaroon even ng hindi lang survival, nag-grow pa, at least some growth dahil nga nagta-transform na kayo, no? Sorry po, manuuli na naputol yata ang connection. Intayin natin munang bumalik po sila, no? Kasi malaking bagay yung kwento na ay, hindi ko nabasa po. Maganda yung kwento ni Bobby na sila pala ay ano, umorder mismo ng 100,000 doses ng vaccine. Privately, ano po yun, no? Procured. Tapos, kasi, you know, 18,000 na nga po ang kanilang mga ano, associates. So, para doon at saka lang pamilya. Pero yung iba naman, dinonate nila sa local government, no? At saka, ano, transform nila yung iba nilang... Yung ano, yung sinabi po niya kanina nga na transform nila yung iba nilang mga lugar bilang quarantine facilities rin. Dahil nga, kailangan ka mag-adjust nga eh, dahil hindi ka na kailangan magbayad pa sa hotel at iba pa, no? Hintay-hintay lang natin makabalik yung kanilang signal. Mukhang nagkakahirap, nakakapagtaka kung kailan pa, kasi si yung iba hong nakikinig sa atin nasa Palawan, pero sina Bobby at Angie nandiyan lang sa ano, Pasig. Bakit ba dito pa sa Pasig may problema ng signal? Sino, kinekwento ko lang habang wala kayong binanggit mo kanina na pati yung ano, mga lugar ninyo i-transform into quarantine facilities para makatipid rin sa mga nangangailangan. Tuloy natin. Oo. Tuloy natin. Narinig na ako. Yeah, narinig na. Oo. Yung hindi lang kayo nag-survive, wala kang okay. Some growth kasi nag-adjust. Oo. Bira yun. Tuloy lang. Lema talaga ang sound Bobby at ano, Angie. Very strange eh. Kasi normally po, pag nasa Metro Manila ka, NCR, maayos naman ang signals. Pero bakit kaya? Ano? Nakikita naman namin kayo, pero hindi namin kayo mapakinggan. No? Pero dito sa baba, kasi yan ang tinanong ko sa staff to ni Bobby. Ayan. Na vaccinate na ba ang ano ang mga associates ng pala? Oh yes sir, ayun pala, umorder pala mismo yung Palawan ng sarili niyang ano vaccines sa 100,000 units, no? Hintay lang po nating makabalik, ganyan po talaga. Tulad na nabanggit ni Bobby at Angie, kailangan kang mag-adjust, maging flexible. Kaya malaking bagay na pagpadala sila ng mga materials. Oh. Hello? Wala, dito. Narinig na. Yan, narinig na. Kasi talagang sorry. Okay lang, adjust lang tayo. Ganun ang flexible. Ganito talaga ang panahon ngayon eh. Oo, talaga. No? Madaling madali ang Zoom pero problema yung connectivity. Tama, correct. Siguro ang ano, I'd rather ano, parang devote kasi nga kahit na puputol-putol tayo, palagay ko po. So, hirap ang pagkilo sa panahon na pagtuloy ng ating mm-hmm. Ang suggestion ko kasi ka we are moving to our third segment po yung last 30 minutes. Ang suggestion ko, let's devote more time kasi mahalaga ho yung kwento. Interesting, inspiring, pero may karag dito sa senior city lagi sinasabi natin sa mga guests natin, tayong mga seniors, may isa tayong bentahe
sa sino man, and that is, mas matagal na tayo sa mundong ito. Mahaba ang karanasan natin. And in Bobby and Angie's case, hindi lamang mahaba sa mundong ito, senior na sila, kundi may particular shared journey sila. 36 years journey, no, yung same spirit of serving the people, but in through entrepreneurship and through the business. And sa speech po ni Bobby, when he was given ano yung honoris causa, Doctor of Humanities, nag-share siya nung 10 lessons learned in our 36-year journey na isinulat ko rito sa ating pinahinahandang PowerPoint together with some pictures. Pero yan, simple statement lang yan. I-request natin si Bobby na at si Angie na magdagdag ng konting kwento to illustrate itong 10 lessons po. And that is going to be our main topic po itong remaining 30 minutes ng ating kwentuhan. So magsimula po tayo dyan sa interesting yung set high, tapos nilagyan pa but big. Set high. Trinig na ba ako? Yes, in yes. Video ko muna. Yeah, mas magaling siguro. Wala munang video. Okay. So, yung set high but achievable. Ito yung mga naisip na kung ano yun. Nung nagsasalita ako dun sa mga estudyante na bagong graduate. So sabi ko, set high but achievable goals. Ito yung kailangan pag aim high ka pero dapat i-push mo yung sarili mo, pero ang tingnan so parang ang iniisip namin eh ano dapat hindi tayo bankrupt, no? Oh, yan ang una, no? Baka unrealistic ambition, no? Parang gano'n, no? Oh, baka naman yung ating mga hindi natin ma-achieve, no? So ang ikalawa, seek help, kasi lalo pa nung umpisa wala naman kaming puhunan at talagang malaki ang tulong na ginawa ng mga kamag-anak, kaibigan, pero kailangan bayaran mo kasi utang 'yon, no? Walang negosyante na umunlad na hindi nagbabayad ng utang. Walang negosyanteng balasubas na nagtatagumpay, no? Pag ikaw hindi nagbabayad ng utang, tama. Mismong mga ano, mga kaibigan mo, iiwasan ka. Tama. Pinakamahalaga yung reputasyon, yung trust sa iyo, no? Tama. Oo. Kasi wala nang importante kasi credit standing, 'di ba? Kung okay. Kung walang nagtitiwala sa iyo, mas maganda pa yung ano eh, wala kang pera pero marami nagtitiwala kaysa may pera ka pero may konti kang puhunan pero wala nagtitiwala. Buda pa sa iyo, tama. At ang ikatlo rito, yung be guided by good values, no? Kasi yan ang pinaka-importante, no? Tayo ay honest, above board, hindi tayo nanloloko ng customers, no? Lalo pa Sa negosyo. Sa amin, importante yung ano, yung reputation. O yung reputation, no? Pagka kailangan na nagtitiwala ang mga tao sa atin. At siyempre, pang-apat, tao talaga, ano. Kaya nga tinatawag niyong associates, no, rather than simpleng empleyado or we have to better. Take good care. O tinatawag bilang ngayon ang dami na. So ano, kailangan
alagaan natin sila dahil sila naman talagang tumulong sa kumpanya para lumaki. Oo. Tama. Diba? Sa speech mo doon sa pathway, ang formulation mo doon, ayan, eh, parang put people first. Parang tao mahalaga, no? Pangunahin. At doon naman, yun ang same spirit na binanggit mong galing sa ating ano, social activism noon. Pinapahalagahan natin ang tao. No? Hanap yata ng ibang unit si Angie. Oh, ito. Nandito kasi yung dalawang anak namin. Okay. Tama-tama yan. Kasi mamaya ang ating isang discussion is yung the value of the family. In this case, pati technical assistance. Kasi meron, yung isang anak ko, eh, kapit-pahay lang namin. So, nung hindi niya naririnig na, uy, paputol-putol, tumakbo siya rito at tinutulungan niyang i-set up ang diferensya, i-set up. Oo. Perfect. Kasi ayos ngayon. Linaw. Naayos na namin kasi ito kanina. Meron dito nag-ayos pero talagang nagkaroon pa rin ng problema. Anyway, yan. Maayos-ayos na nga. At saka hindi lang yun. Itong third part ang pinakamahalagang portion. Yes. Kaya dito pinakamagandang malinaw. Yeah. Kasi 10 points lang yan, pero yung kwento at paliwanag po ni Bobby at ni Angie ang mahalaga. So ulitin lang natin, sabi nga niya, set high para may ambition. Pero realistic ka, baka mapasobra ka. Pero yung pangalawa, yung nabanggit nila earlier, hindi ko nga nailagay dito yung exclamation point. Eh. Sa speech ni Bobby po, yung seek help but pay all your obligations, exclamation point. Kasi sabi niya, pag natingin sa yung balasubas ka, hindi ka pagalagot ka. Oo, susunod ko lang kasi talagang ano, ako ang, siyempre, ako yung treasurer, no? Ako yung tagahawak. Okay. Talagang kahit anong paraan, sabi ko nga, magtatumbling-tumbling ako. para pagkapay obligasyon ay hindi ka mahuli. Kasi napaka-importante nito. Hindi ka dapat masira sa iyong mga pinagkakautangan o mga supplier o kung ano pa mga kailangang obligasyon. Kasi yung tiwala ng tao pag nasira ay mahirap mapanumbalik. In the same way na naniniwala nga kami na yung tiwala din ng kliyente ay dapat naming alagaan. Ganun din, kami ay naniniwala na dapat lahat ng obligasyon ay pamit, no? At talagang pinagmamalaki namin na never kami nagkaroon ng default or nagkaroon ng karanasan na kami ay hindi nakabayad ng aming obligasyon. So, sa 36 years na yan, hanggang ngayon ay napangalagaan namin ang aming sabihin na natin standards and reputation. Galing bagay. No? Galing. Tapos yung nabanggit ngang be guided by good values, ang top of it, totoo in that business pa rin, honesty. Ano? Sinabi honesty. Ano? Malaking bagay. Ang sa simula pa lang, parati kong, kasi dalawang empleyado pa lang namin, ang aking binibigyan ng DIN o in-emphasize ay ipaliwanag natin, be honest. Kailangan maintindihan ng kliyente ang kanilang pinapasukan at marunong sila, turuan natin silang magkwenta. Dahil tayo ay walang tinatago, di ba? Kasi ang isang reputasyon ng ibang pawn shops, merong hidden charges. Alam mo, matagal na ang reputasyon ng pawn shops, hindi maganda. Parang nandyan yung putong merong mga sinisigil na wala, hindi nakasulat sa pepeleta o di kaya ay di umano, binabawasan yung kanilang alahas. So, kailangan mong baguhin yung ganung pananaw at reputasyon ng mga pawn shops. Hindi tayo dapat magbigay ng butas, no? Ipagpatuloy natin na may tiwala sila by being honest, fair. At saka yung sinasabi natin parating above board, no? At tayong tinatago. At tayo ay naniniwala na once na set natin itong standards na to, patuloy tayong pagtitiwala. Malaking bagay yun, ha? Kasi natatanda ko sa kwento ninyo, nagsimula kayo ito, hindi nga kayo marunong mag-appraise ng value ng hindi.
Nag-aral ako actually, alam mo, sa TLRC. Na means, oh, talaga, sa TLRC. Nauna yung isang week na seminar, nabili namin yung negosyo ng Agosto, September, isang week dito sa Quezon City. Pero hindi sapat yun eh. And then a year later, nag-enroll ako sa TLRC. At well, nakadagdag, pero iba pa rin yung hands-on. Iba pa yung actual. Kakanasan talaga ang magtuturo kasi ako rin yung unang appraiser. Tapos may mga na-train na ako. At unti-unti, yun nga, nagamit namin yung mga materials ng TLRC para magturo pa ng ibang mga naging empleyado. Pero may tatanong ako sa inyong dalawa. Ang kalimitan bang isinasangla ay alahas o may iba pa rin sinasangla ang mga tao? Kami, yung concept natin is all gold, alahas. Pero mayroong mga pawn shop na tumatanggap ng relo, may tumatanggap ng signature bags, mayroong mapag signature bags. Pero sa amin kasi ang hirap alamin kung ito ba ay genuine o fake. Di katulad ng ginto na... Tapos alam mo ba, dati, napasok kami dahil dati tumatanggap kami ng sari-sari. Una, tumatanggap kami ng Betamax. Ang dami naming Betamax, nagpalit, naging VHS. Lagot. Yung lahat ng Betamax namin, basura na. Basura na. Tapos yung VHS, naging ano bang tawag doon? Iba na naman. Basura na naman lahat ng mga VHS. So, mahirap. Lalo pa ngayon, mga gadgets, ang bilis mong palit, di ba? Tama. Pero maraming mga ibang concept na nabubuhay sa ganyan. Kami hindi. Doon kami sa traditional. Para bang gusto na namin i-educate yung mga tao na ang ginto ay hindi lang palamuti, kundi ito ay pwedeng investment. Na pag meron ka niyan, yung halagang 10,000 ngayon, maaaring 10 years from now, mas mahalaga na. Kaya parang investment, pwede mo ring i-collateral para makakuha ng loans. Pero ang next tanong ko is, ano ba ang, in general ba, natutubos? Or you are forced, you always also have to sell pa rin because hindi talaga matubos? Alam mo, hindi ka maniniwala. Pre-pandemic. Ang nareremata sa amin, mga 3% lang. Wow! 97% ay tinutubos. Wow! Nung nag-pandemic, ay maraming nawalan ng trabaho. So, katulad pa nilang mga alahas. Lugi. Lugi. Negosyo. So, gumawa naman kami ng measures para, okay, discount na natin itong 4 na buwan na interest. So, wala nang interest. Meron namang mga nag-renew, pero meron din naman na talagang hindi na raw nila kaya at tuluyan na. Ang masama kasi pagka narimata mo, ay hindi mo na siya magiging customer. Diba? Siyempre nga, wala na nga pala. Tama. No? So, ang gusto natin, hanggat maaari, ay matulungan sila para hindi marimata yung kanilang... Kakaiba naman, sa ibang pawn shop, yung isip nila, ay, pagkakakitaan ko yan. So, pero tayo, gusto natin ng long-lasting relationship. Yun ang ano, I think mahala yun. Wala yun sa speech mo. Gusto ko yung i-emphasize mo. Kasi ang whole point natin, hindi na, dapat kumita business ito, pero hindi ang whole point rito nga is meron kang puhunan, kailangan mo ng cash, ibibigay kita ng cash, bibigay mo yung gold. Pero later, mababaw yun dahil nagamit mo ng maayos yung cash para kumita ka. At yung relasyon mo ngayon sa pawn shop, lalo na binanggit nyo na bago pa mangyari yan, may education, naglilinawan, paano, ganun. Yes. Alaking bagay yun. Pero tama ka, may reputasyon pang kalahatan ng mga pawn shops na panahon mo ng pangangailangan, isasangla mo, tapos hindi mo na matutubos, bebenta nila at kikita sila. Lalo alam na mo na yun, dati nasasaktan ako eh pag mga sinasabi ng ibang tao na ay kayo mga concept nabubuhay kayo sa kahirapan ng iba. Tama. Tapos pero
kung tutuusin, well, katulad ng bangko, ang bangko, punta ka sa bangko, ang i-collateral mo lupa. So parang naging ganun din. Punta ka sa pawn shop, ang i-collateral mo, alahas. Lahas. Kaya lang, hindi lahat ng pawn shop pare-pareho. Diba? Merong mga pawn shop, siguro mataas ang interest. Kami, magmula ng lumaki na yung Palawan pawn shop, naging leader tayo, maski sa pinakamababang interest rate hanggat wow. kaya natin. So, bilang remittance fees pala pati sa interest ng ano. Oh, tayo. Ang pinakamababa. Maidagdag ko siguro maraming inintroduce si Bobby na ideya no para mapabuti ang serbisyo para na rin sa tulong sa ating mga customer. Halimbawa, may tinatawag kaming text notification. Ibig sabihin, kapag malapit na yung iyong sanda na marimata, meron ka ng ano, matatanggap na malapit na isang buwan, dalawang buwan, ano, o kaya 15 days. So ito, nakakatulong sa kanila, ma-remind sila na meron sila ngayong dapat na habuling date. At malaking gastos nito sa amin, ano? Malaki ang ginastos sa communication, dagdag na gastos. Pero gayon pa man, ito ay malaking tulong dahil nagsisilbing reminder, no? Pagbibigay ng notice na ikaw ay malapit nang magbayad o kung hindi i-renew mo. Ganyan din naman sa ano sa padala, di ba? Meron tayong text notification kung kayo ay nakagamit na nga, di ba? Meron kang matatanggap na text notification na ipadala sa iyo ganito. Tapos pagkatapos mo makuha, meron namang matatanggap yung nagpadala na nakuha na. Ako ilang beses no? na tanggap ko pati yung so, napadala diba, ko. Ito, kami ang nagsimula nito na ginaya ng iba. Pero ito ay napakagandang feature ng ating services na sa tingin namin ay malaki ang naitulong upang makilala lalo at pagkatiwalaan ng ating. Kasi nako-confirm na nakuha na, nako-confirm din naman doon sa nagpadala na very good. Natanggap na. Diba? So yun, totoo. Grabe. Oo. Yung buong household namin, Bob, Angie, lahat kami Palawan. Thank you. Salamat. Hindi ito dahil sila guest namin, kami endorser. Karanasan lang namin. Hindi talaga. Yung anak namin, pag nagpapadala siya ng mga kanyang planners sa Palawan niya, pinapabayad kasi nahihirapan nga yung iba na pumunta pa sa bangko o saan pa. Pa so, sabi ko, wow, ang dami mong receipts ng Palawan. Oo, nanay. Kaya nga, ano eh, talagang, eh, ito, pinagmamalaki namin. Every year may survey. So, ngayon talaga, tayo ang number one. Ang laking bagay po noon. Alam na namin. Alam na namin yung number one kayo sa fees ng pera padala. Hindi ko alam yung una, ang bigat na, that means kayo ang lowest interest rate sa mga ano, sa nagsasangla. Ang naka-apat na leksyon na tayo. We're taking good care of your employees. Nabanggit na naman nila ilan, pero pupunta ko tayo. Mahalaga yung last six eh. Pero ang next trip po ay ito. Interesting yung number five eh. Respect your competitors. Ano ba yan? Kasi po, merong maruming competition. Gagawa ka ng kwento, sisirain mo yung competition. Gagawa ka ng story na hindi totoo. Anong epekto nito? Pag gumawa ka ng ganyan, yung mga empleyado mo, natututong hindi maging mabuti. Ganito ba ang labanan? Parang gusto natin, ang sasabihin natin yung totoo. Mas mura tayo, pero parehong secure. May bolt sila, may bolt. Minsan, merong kaming competitor, sasabihin, ay, wag ka dyan. Wala silang bolt, wala silang guard. Hindi naman mga totoo. So, para bang hindi nga naniniwala sa iyo ang mga empleyado mo sa mga sinasabi mong propaganda against the others. So, bakit?
bakit no, bakit mo gagawin 'yon? So kami, we do everything to compete, no? Pero hindi natin sisiraan ang ano, hindi tayo maninira, hindi tayo nire-respeto natin ang ating mga competitors. At saka bilang dagdag, kung tinitingnan natin yung competitors na nakakabuti, no, sa negosyo, bakit? Kasi pag meron tayong kompetensya, tinatry natin silang i-outdo. So halimbawa, isang paraan, bababaan mo yung fees, bababaan mo interest rate. So nakakabuti ito para sa taong bayan, di ba? Pero habang ginagawa natin ito, siyempre nakikita natin na ginagawa din natin itong serbisyo plus tayo pupuntahan tayo ng mas maraming mamamayan. At the same time, napapabuti, napapaganda ang negosyo. So overall, parang ganoon. Hindi siya negative. Competition does not necessarily mean ano yung masama, no? Maganda ito dahil mapapa-improve mo yung produkto. May kaibigan nga kami nagsabi noon, Ed, pag ikaw na may naniniwala na either ikaw ang pinakamagaling or kaya mong magpagaling pa, mas magandang maraming iba doon. Yun ang entry level ng iba. And then they will look for something better kasi ikaw yun. And then if they happen to be good, edi kopyahin mo and improve it. Sabi mo, it keeps us, ano, at ang mahalaga, bottom line, ang net effect, yung service ay improves, ano, maganda. Yes. Yung number 6 nyo, well, actually, I'm so interested in that because sabi nga ni Bobby, hindi pa fully rolled out yung inyong digitalization hanggang sa padala. Pero I really am looking forward to that. No? Pero ano pang mga inyong nabanggit ninyong adaptation? Gusto kong ikwento kung paano yan nag-umpisa. Okay. Noong early 90s, ay puro kami manual. Pagka merong nagsangla, susulatan mo yung pontiket, gagamitan mo ng calculator, magkano yung matatanggap mo, ililista mo lahat ng mga nagsangla sa isang papel sa pagtatapos ng opisina, tapos tototalin mo. So ganyan. Noong early 90s, may nakita ako na kaibigan na kung mag-type, bilis, no? Bilis niyang magbura, bilis niyang mag... ito na yung word star noong araw. Gusto kong matuto. So nag-aral ako. Ba? Eh, kaklase ko, mga bata. tapos pagka merong... activity. Yay! No, walang pasok. Sabi ko, nako, ako nagsasakripisyo para matuto. Tapos, walang pasok. Di sinabi ko, nako, kinausap ko yung nagtuturo. Sabi ko, gusto kong matuto, pero wala na akong time. Ganun. Yung oras na ito, ito yung tennis time ko. Mga alas 5, alas 6 ka ko, ito yung tennis time ko. Hindi na ako nakakapag-tennis. Pwede ba ka po? Kunin na lang kita, magturo ka sa aming kumpanya. Tutor na lang. So, for a time, tumulong siya hanggang sa nag-recommenda siya. At yung nirekomenda niya, yun ang first IT person namin na nagkasama ko, na nag-develop ng programa ng Palawan Pancha. Kaya pala. So, parang kahit na nasaan ako, sa, di ba, nagbabakasyon kami sa ibang bansa, ay kaya kong tingnan ano ang records ng isang branch na yan, ilan ang nagsangla, no, magkano pa yung natitirang pera, ilan yung mga nagpadala, no. So actually ako at the end of the day, sa gabi tinitingnan ko rin yung nire-review ko, ano ang mga naging problema, mga transaction, kasi nga naging maganda yung aming computerization. So, ngayon, napupunta na naman tayo sa susunod na yugto. Ano ito? Ito naman yung yugto na kailangan tugunan mo yung mga gusto ng customers na at the comfort of their home. Yeah. Padala. So,
yan naman ang dine-develop natin. Yeah. Isa na ako sa customer mo naghihintay niya. Test na natin. Hindi lang ikaw. Yung mga dry run na tayo, kaya lang, kailangan pang ayusin. Hindi na natin papalalimin yung giving back to the community part of your blessing kasi nagawa na nyo. Kasi gusto kong lumakdaw. Itong number 8, very unique po ito. And I really was touched by it. So, ang number 8 na binanggit po ni Bobby, yung ano, the value of family. At nilagay ko nga yung picture niya at ng kanyang mga anak at mga apo. And it's very nice na mas i-elaborate yun ang kwento yan bago tayo sa last number 9 and 10. No? Sabi nga, yan, babasahin ko na lang. I've always emphasized that no success in business can compensate for failure in the family. And similarly, the support of the family is vital for success in business. So I am thankful to have an extremely wonderful family. So, yan yung good doon. Good doon. Yung, siguro, madagdag ko, yung limang anak namin, after graduation, nagtrabaho muna sila sa iba-ibang korporasyon. Para magkaroon sila ng exposure, dagdag na kaalaman, training, bago sila, isa-isang nag, on their own, no? Sumali sa negosyo. Walang pilitan, pero nakita nila yung need siguro at that time dahil kaming dalawa, from the start and then lumaki, nakita nila. Pero ang gusto kong sabihin kasi ay dahil sa siguro na ipakita naming halimbawa, no, ng pagsisikap, pagtatrabaho, simpleng pamumuhay. Kanina yan, nakita niyo yung picture ni Bobby sa na pinopost. Motorsiklo kami nakasakay. Apat na yung anak namin, motorsiklo pa rin yung ginagamit namin. Hindi kami bumili kaagad ng sasakyan. Anyway, yung simpleng pamumuhay, daladala rin ng mga anak namin. At ito nga, pinagmamalaki namin na kami ay isang malapit at nagtutulungang pamilya. Nagmamahalan. Yung ano, yung mga anak nga namin, mga executives na yan sa ano eh, sa multinational bago sila lumipat, bumalik. Pero nabanggit mo isang advantage pati diyan, they also meet or there an answer sa tanong lahat ng iba. You can have very successful founders of companies. Ang tanong lagi sustainability and succession, no? 'Di ba si ano yan, si mga paborito natin si John Maxwell, there is no success without succession, sabi niya. Eh lagi problema 'yon pag hindi mo na handang maayos. In your case, you were also lucky na maliban sa lima yung mga anak niyo, so malaki broad ang bench na they have come to work with the company after working elsewhere. So ang laking bagay noon, no? Ang laking bagay talaga. But having said that, ang I like to add yung last point mo na kasi it goes even further, yung binanggit mo sa Baguio na rin ito na when you have become successful, kasi binanggit mo sa pastor rin ganun, other than honesty, ang next age mo ay humility. Yeah. Di ba marami tayong nakikita na umunlad ng konti, nag-splurge na, bili dito, dito, bili dito. Living the high life. Na hindi naman mabuti para sa health. Hindi naman mabuti para sa, wala namang maitutulong na mabuti, pero gusto kong bumili nito, meron ka na nga, bibili ka pa. So, yan ang mga iniiwasan natin. May dinagdag kaya ata noon sa bago hindi ko na nalagay dito about ano yung sabi mo nga yung lifestyle mo doon. Make sure na it. You can be comfortable, syempre, pero wag kang don't go to excess dahil makakasama rin sa iyo, no, ganun, no? So yan, para bang We take pride na pagka sinasabi ng mga tao na ay yung mag-asawang yan
kahit na umulad sila, ganyan pa rin. We are very proud na makarinig ng mga ganong statements. Yung last is interesting, you know, because it really relate. Remember, sabi ko nga ito, sponsored, co-sponsored ito ng Education Network, particularly yung program na ako ang nag-head, which is lifelong learning and adult learning in education. So, pero dito, nung sinabi yung stop growing, it's also yung usapin ng ano, the company itself, innovation, expansion, no? So, we are winding up sa last 10 minutes or so. Humihi ako ng extra. Dahil sabi ko, nawalan kami ng ilan eh. Earlier. Ikaw ang pinakamahalagi na yung learning ng dalawang seniors tungkol sa kanilang trabaho at sa kanilang pagkatao. I-expound nga on yung principle, yung idea, no? Insight to that. Never stop growing, never stop learning. Ganun, no? Parang sa akin, ang isang kumpanya, o isang tao, when you stop growing, you start dying. Totoo. Pagka hindi ka lang umuuna, hindi naman ang buhay, parang ang kaalaman, hindi naman dapat tumitigil. Pagka tumigil yan, pababa ka na. Tama. Pag tumigil yung pag-unlad mo, pababa ka na nun. So yan ang sinasabi ko, yan ang madalas kong quotation, sinasabi ko, the company that stops to grow, starts to die. So never stop growing. No? Hindi naman ibig sabihin magparami ng branches, kundi magparami ka pa siguro ng produkto, magpalatin ng iyong customer base. Yan ang ating sabihin ng growing. Pero yung pag nakontento ka na kung ano yung nadya dyan, eh yun yung umpisa ng pag, kasi others are wanting to get your place. Correct. Tama. In relation to that pala, I forgot to ask kasi marami na kayong remittance partners doon sa isang earlier slide, no? Malaki na ba yung extent ng serbisyong ninyo sa mga overseas Filipinos na gustong magpadala sa kanilang mga pamilya rito? Medyo nahuli kami sa part na to, pero ano na kami, at par na with others. May choice kasi ang ano eh, ang receiver. Pero ang talaga nagdidikta kung saan mo kukunin eh yung sender. So sa survey, ano doon kami, one of the top. So pwede kasi magkunin mo sa bangko, pwede mo kunin sa ibang mga pawn shop, pwede mo kunin sa amin. So ayun. So parang nakakatulong kami sa mga workers kasi kami ang pinakamay malawak na network. So kahit sa ang sulok ka ng Pilipinas, yun ay na. Hindi ka malayo sa isang Palawan. Tama. Palawan Express outlet. Pero sa ano naman, sa ito normally itong last part ito, learning naman ito, both personal and not just business. I mean, to some extent, although mas matanda kami sa inyo, but we in a sense come from the same generation, no? Yes. Who were seeking change, helping build our nation. But after so many years and looking back, ano yung some of your own reflection at gusto niyong ipaabot sa ating tagapakinig sa hapong ito, in our last 10 minutes or so? Sa akin, siguro lahat ng Pilipino gustong umunlad. Lahat ng Pilipino gusto nating maging maayos, maganda, ating business ka. Siguro, ang kailangan talaga natin na pagmamahal, pagsusuri, na doon tayo sa matuwid at mabuti. So, kung tatanungin mo sa amin, nagsisisi ba kayo doon sa inyong ginawa? Siguro hindi. Dahil ang dami nating natutunan nung natutulog ako sa squatter area, natutulog ako sa farmers, tutulog ako sa workers area. Marami akong natutunan. At ito, yung mga karanasan na ito, ang
nag-steal, no? Nagpatibay sa damdamin natin at sa layunin natin na pagandahin natin ang Pilipinas. I think hindi naman ang edukasyon kasi. Oo. Ang edukasyon ay yung pagtuturo ng tama. Tama. Siguro ba ito pong itanong lalo kay Angie? Kasi particular interest rin namin eh. Kasi yung partnership ninyo, alam mo, hindi lahat ng partnership ay nag-survive through the years sa iba't ibang pagsunod. Ay, oo. Totoo yan. Sad to say, marami tayong mga naging kasama din na nagkaroon somehow along the way, di ba? Eh, siguro, well, ang sa pagitan naman naming dalawa, siguro may shared values eh, di ba? Shared ideals, shared beliefs and principles. Yun siguro nakapagpatibay ng aming relasyon at partnership. Ngayon ako, bilang tinatawag nilang nanay ng aming kumpanya, no? Parating sa bandang huli ng mga pagpupulong o mga seminars and workshops, ako ang hinihingi na magsalita tungkol sa values, no? So ako naman, isa lang bagay pa natin ang sinasabi ko na siguro sa buhay, ang importante lang is ang parati nating gabay ay doing what is right, no? Doing what is good as against what is wrong and what is bad. Parang yung parati mong iisipin sa anumang sitwasyon, ano bang tama, ano bang mabuti, ano bang makakatulong at makakapagpaa. Ganda ng sitwasyon. Kasi yung natutunan nga namin siguro sa ating bilang sa pamilya, tinuruan tayo ng values. No? Ito, tama. Ito, mali. So yun, na-reinforce sa aral, na-reinforce din sa ating pakikisalamuha. At lalo na natuto tayo sa kapwa na mga kasama at kaibigan. Pero habang tumanda, habang kami ay nasa negosyo at nagpalaki ng mga anak. Siyempre, trial and error pa rin 'yan, 'di ba? Yung ano, pero hindi ka maliligaw sa landas o hindi ka magbabago ng ano, kung mananatili ka doon sa punto na dapat gawin kung ano ang tama. It's always a choice between good and bad, right and wrong. And we always aim to do what is good and what is right. 'Yun lang ang aking masasabi. May pahabol si Girlie raw. Kasi yung nakita ko nga yung mga anak ninyo, no, tsaka mga apo, wala ba silang naiisip na mag-migrate? Kasi yung iba nating mga kaibigan at kasama, kahit yung anak namin, sabi nila, pag hindi talaga gumanda ang pamamalakad ng ating gobyerno, nanay, sabi ng anak namin, magma-migrate na kami. Hindi siguro option. Alam mo, yung isang anak kong lalaki, si Carlo. Nagtrabaho to sa Canada. Sa Calgary. Ni Chuchi. Parang si dati, inalaga-alagaan din ni Chuchi. Siya ay nagtrabaho sa isang oil company. Siya ay isang engineer. Alam mo ba na in 3 years, hindi siya man lang nag-apply ng Canadian citizenship. So siguro baka wala, dito na kami. Ito lang bansa natin. Siguro ang madagdag ko lang, wala talagang nagplano. Pero ngayon nagbibiroan sila. Nagbibiroan kami na nako, nag-team up na itong dalawang pamilyang excuse me. Pero ang parang biruan na, ano kaya? Anong mangyayari? Dapat ba tayo magplano umalita? Yung sinabi ni Girlie na, nanay, kapag hindi nagbago ang sitwasyon, magkakaroon ka talaga ng ideya. Pero habang kaya, itong ating bansa, itong ating bayan na gustong paunlarin at pagsilbihan, hindi ba? Ganun pa rin ang ating paniniwala. Oo. Oh.
At saka, I think that's the best note to end on. Ano? Maraming salamat. Grabe, ano, ang naging kwentuhan, no? Sorry kahit, sa internet. Ano? Sorry sa internet. Amin. Wala, hindi natin. Sabi mo nga, may mga bagay hindi natin kontrolado. Mag-adjust tayo. Hindi, maraming magtatanong. Saan nila makukuha ang iyong aklat? Hindi for sale. That is for gift. Gift lang yan. Sorry. Hindi, pero siyempre, yung mga nakikinig, sabi nila, ha, meron palang libro sila mag-asawa. Kaya lang, sabi nga nyo, wala sa Pulley Book, wala sa National, wala sa Amazon. Maybe at some point, lalo na ngayon, maybe it's time to write a second book na not the whole story, but the learnings. Malaking bagay. Alam nyo, kami naniniwala tulad ninyo sa learning. Pero ang aming slogan nga ay hango sa buhay, tungo sa buhay. Ano? Habang may buhay. Ibig sabihin ng buhay. Pero yung hango sa buhay, at some point kailangan maisulat o ma-broadcast. At rin paano malalaman. At saka talagang alam mo lang kung tama o mali o kagni-apply mo sa buhay. I think sa ating kwentuhan ngayon, ang linaw na example yan. No? Kung saan-saan kayo natuto, hindi naman sa libro lang. Pero may libro rin. No? At in-apply. At natuto sa application na ganun. I think yun ang spirit. At sa last tema na sinabi ni Girlie, pareho, ganun naman ang sagot namin sa aming anak. Choice mo yan, pero kami, maliban sa kami dito at we'll do what we can, ikaw naman at some point, eh pwede ka naman bumalik rin at dala mo yung bagong natutunan. Sabi ko, sa kahuli-hulihan, of course we can always devote the rest of our lives in being part of some other country and nation, may lalo na kung may Filipino community ron. Pero siyempre, first choice natin, eh yung lupang tinubuan at sinilangan, lalong-lalo na, kung tayo naman ay may maiko-contribute. And in this particular case, I think we're very lucky, very inspired ng ating kausap ngayon ay hindi lamang mag-asawa, magkasama, at isang pamilya na talagang hindi na matatawaran ang inabot sa kanilang paglilingkod. Na uulitin ko po yung sinabi nga ni Bobby, huwag niyang sabihin naghanap ng ibang kausa. Pareho pa rin. Gusto pa rin magtayo ng tumulong pagtatayo ng isang bansa na sabi nga ni Ka Pepe Jokno is worthy of our children. And we will do what we can with what we have in the time appointed to us. And we're very happy, very grateful na nabigyan niyo kami ng panahon despite ang konting garalgal kanina ng internet. Lalo-lalo itong last 30-35 minutes, which is the most precious, no? So dito po nagwawakas ang ating senior city kwentuhan featuring our very special guest, si Bobby Castro at si Angie Castro. Again, brought to you by Inet Philippines, senior sa panahon ng COVID and Lapis Siso. At uulitin po natin, this has been recorded and will be archived and you can watch. So skip na lang nyo kung kayo medyo, huwag kayong mataranta doon sa kumisay garalgal na part. Make sure that you don't miss the last 40 minutes sapagkat yung ibang kwento mababasa ninyo. Pero itong last, makukuha lang ninyo kasi kwentong buhay po ito. Mula sa mga taong siya ay dumaan sa ganong karanasan. Buhay na buhay. At may kakayahang mag-reflect, katasin ang aral and i-express it kasabay ng kanilang pag-reiterate na tulad nating lahat, we do want to contribute what we can sa tayo makapagtayo tayo ng isang bansang ninanais natin, pinapangarap natin, hindi lang para sa atin, kundi para sa ating mga anak at mga apo at kinabukasan. So muli, maraming salamat, Bobby at Angie. Maraming salamat, Ed and Girlie. Maraming salamat. Sige, hanggang sa uulitin, ito na po ang Senior City hanggang sa susunod na Sabado. Keep well and enjoy the rest of your weekend. Baka magte-tennis na yata mamaya si Bobby. Ganun ba? Bye-bye. Cass?